welcome back for today's vlog. Samahan nyo kung buksan at syempre testingin din natin mamaya kung okay ba itong air fryer na to. Nabili namin to kahapon, $1,799. Talagang naghahanap na kami ni Bry kasi yung nakikita namin medyo mahal. Syempre diba, iba't ibang brands, iba't iba rin yung presyo. Ang pinaka gusto ko talaga yung Xiaomi. Kaya lang nung nagbabasa na ako sa Lazada ng reviews, merong magaganda, meron din naman na hindi kagandahan. Ang hirap kasi noon dahil nga syempre orderin mo siya online, galing siyang ibang bansa. Paano kung defective or may sira, yung natin masasabi, diba? Sobrang hirap nung palitan. Or kumbaga, maproseso pa siya. Eto, saktong-sakto kahapon, nag-post yung friend ko sa Facebook. Yun nga, $1,799. Ito, sabi ko kay Bry, hala, parang eto na ata, sign na to, na bumili na talaga tayo. Ayun, bumili kami pagka-message ko sa kanya. After ilang minutes lang, dumating na agad dito sa akin. Kahapon ko pa talaga ito gustong buksan, nanggigigil na ako. Kaya nga lang, marami kaming ginawa kahapon. Medyo busy, kaya ngayon, eto na, buksan na natin siya at itry. Itong air fryer na to, wala siyang tatak. Hinahanap ko kahapon eh. Wala siyang patak. Tapos, naghanap ako sa SHOPEE nung ganto. Iba-iba yung prices doon. Merong mas mataas, merong medyo mababa ng konti. Pero yun nga, sa mga reviews, binasa ko naman, kahit daw mura or hindi siya kasing mahal ng ibang brands, okay pa rin naman daw. Kung gusto mo magbawas ng oil kapag ka nagluluto, o di kaya naman, katulad kita, natakot ka sa mga talsik-talsik, kaya hindi ako nagpiprito talaga ng mga baboy, isda. Kapag ka ganun, si Bryann yung pinagpiprito ko kasi natatakot nga ako sa talsik at saka nagugulat ako. Mamaya pag nagulat ako, tumaob pa yung kawali, di ba? Hindi ko masasabi. Kaya kung katulad kita, natakot sa talsik ng mantika, eto, bagay na bagay sa ito. Yun nga lang, syempre, de kuryente to. Asahan nyo na medyo tataas yung bill nyo. Nakalagay din dito, guys, healthy cooking. Ganito kasi yan. Parang, hindi ka nagagamit ng oil o kaya sobrang konting oil, baka isang kutsara lang ng oil yung gagamitin mo, mapiperito mo na siya, malutong pa rin siya, kumbaga crispy pa din siya. Instead of hot oil kasi, ang ginagamit niya hot air para mapirito niya yung kung ano man yung ilalagay niyo sa loob nito. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng iluluto mo dito healthy ah. Kunwari, nagluto ka dito ng hot dog, healthy ba yung hot dog? Syempre hindi, di ba? Processed pa rin yun. Yun nga lang, hindi ka gumamit ng mantika or sobrang konting mantika lang yung gagamitin mo. Yun lang yun. Less fat, less cholesterol lang. Pero yung hotdog, processed food pa rin siya. Mataas pa rin siya sa sodium at kung ano-ano pa mang nilagay doon sa hotdog na yun. Buksan na natin siya. Ay! Bigat pala! Yung saksakan niya, tatluhan. Tapos, dito sa taas, may nakalagay na, ayan. Kung magsisteak ka, kung fries ang lulutuin mo, kung chicken, fish, o kaya naman kung magbe-bake ka, kung anong degrees at kung ilang minuto nakalagay siya doon. Sa loob, merong manual. Tapos dito, nakalagay, ayan. Kung ilang temperature at ilang minutes mo siya iiwan, ayan. Potato wedges, potato cubes, spring rolls, chicken nuggets, fish fingers, steak, pork chops, hamburger, sausage roll, drumsticks, chicken breast. Yan, ilan lang to sa mga pwede mong lutuin gamit ang air fryer. Yan. Lalagay natin siya dito. Ayun. Ito yung temperature. Nasa baba naman yung timer. Linisin ko muna to para magamit natin siya. After nyo linisin, guys, ibalik nyo itong basket dito. Kailangan talaga nandito to. Kasi kunwari, magpa-fry ka ng hotdog. Yung mga excess oil, pupunta siya dun sa baba. Para hindi masook yung hotdog nyo doon sa oil. Kailangan talaga siya. Ilagay na ulit natin sa loob.
ipe-preheat natin siya for more than 3 minutes. Siguro 5 minutes, okay na yon. Pero kung ayaw nyo mag-preheat, kunwari, ang cooking time ng hotdog nyo ay 5 minutes. Dagdagan nyo siya ng extra 3 minutes. Yun yung nabasa ko dun sa manual. Pero syempre, mas maganda kung preheat na, ipreheat na natin. Tumunog na yung bell sound niya, guys. Ngayon, eto, naghanda na ako dito. Eto lang kasi yung nasa ref namin. Nuggets, eto longganisa at chicken franks. Try natin siyang lutuin natin. Kasi parang parehas lang naman yung cooking time nila eh. Kasi ipasok na natin siya sa loob. 10 minutes. Eto, etong red, yan yung cooking. Nagluluto siya, niluluto niya. Tapos, yung green, siguro, ano yan, kapag, kumbaga, alam niyo yung sa plancha, kapag na-reach niya na yung maximum na kung saan mo siya nilagay, yung degrees kung saan mo siya nilagay, pag na-reach niya na yun, di ba namamatay di yung sa plancha? Kasi nga, yun na yung maximum na temperature niya. Ewan ko lang ha, feeling ko lang, kasi wala sa manual eh. Nakaka 5 minutes na guys, na amoy ko na yung amoy ng longganisa. Uy, parang may pumalo, di may pumuto. Nagulat ako. Kumalan ako eh. Siguro yung longganisa yun, no? Di ba parang gumaganon yung balat nun? Grabe, nagulat ako. Nakuha sa camera. Luto na guys, tignan na natin siya. Nagbebel siya ha, kapag katapos na. Tama, kumakain. Tignan nyo guys, yung luto niya. Ito feeling ko, ito yung narinig ko kanina na parang may pumutok. Tapos yung nuggets, okay naman siya. Ilipat natin para makita natin yung likod. Yun kasi yung sinunod ko, yung 10 minutes, tapos 200 Celsius, 200 degrees Celsius. Ano siya? Para talaga siya dun sa chicken nuggets. Siguro kaya medyo tostado to. Tignan nyo guys yung ano namin. Chorizo longganisa. Okay naman, no, Daddy? Okay siya. Pag kasi nagpiprito ako nito dati, ang gara ito, para siyang pumuputok, no, di? Tapos natatanggal yung balat. Pero hindi kailangan tanggalin yung balat, ha? Ganyan siya talaga. Ito yung likod ng nuggets, guys. Eh. Hindi siya sunog. Tapos, ayan, may excess oil siya, andun. Mainit ha, kaya pag ginamit nyo siya, yung mga bata, bantayan nyo ba? Kasi hawakan or lapitan, lalo na dito sa likod, yan. May lumalabas na mainit na steam. Ito na yung niluto natin guys. Ang ganda naman ng itsura, mukhang lutong-luto siya. Tikman natin. Ingat! Ba't parang feeling ko naging mas malasa pa yung longganisa? Di, hindi ka! Tikman mo. Uy, ba't ngayon? Kunti naman yun. Tikman mo lang. Ba't parang mas lumasa, ano? Perfect. Perfection. Pom-pom. Feeling ko guys, mas lumasa. Or ewan ko kung OA lang ako. Pero kasi kakaulam lang namin ito ng isang araw. Mas malasa siya ngayon. Oo, pagkaano. No? Parang medyo naging dry. Pero tikman natin. Tapos okay na yun kasi yung mamantika, di ba? Kasi ano na nga eh, processed food na nga eh. Dapat ba mas mababa ang ano? Siguro dapat mas mabilis lang. Hindi siguro dapat 10 kasi minutes. Kaya nga lang, pinagsabay-sabay ko. Mga nuggets. Parang mas naging juicy. Itong mga to, parang mas naging juicy siya sa loob. Yun ang para sa akin guys ha. Kasi yun yung nalasahan ko talaga. E, lalo na dito sa longganisa namin, mas naging malasa siya. Tapos silang tatlo, lalo na yung nuggets na diba alam naman natin pag nuggets, medyo dry talaga siya. Juicy yung loob niya. Sa susunod, try naman natin yung mga steak. Kapag nagla-landers kami o kaya SNR, marami doon. Alam mo yung mga iaano mo na lang, itimplahan mo na lang na mga steak. O kaya yung favorite ni Bry, yung lechon belly. Try din natin yun. Pwedeng-pwede yun dito. Pwede ka rin mag-roast ng manok. Yung pagbe-bake, magbabasa-basa muna ako tsaka manood muna ako ng mga videos. Unang gamit ko pa lang itong air fryer guys, $1,799 yung presyo nito nung nabili ko siya. Iba-iba yung presyo ha, lalo na sa SHOPEE. Gustong-gusto ko na agad to, bukod sa mabilis,
mabilis din siya linisin. Hindi mo na kailangan gumamit ng mantika o very konti, konting-konting mantika lang ang kailangan mong gamitin. Iwas talsik pa. Sabi nga nila, pang tamad daw to. Kahit na ano pang sabihin nila, doon ka sa komportable kang gamitin. Kung naghihintay ka ng sign para kumuha ng air fryer, para bumili ka ng sarili mong air fryer, eto na yon guys. Maganda siya. Kahit na anong brand naman siguro, kung ikaw, kung gusto mo yung mas mura or yung mas mahal, kung may budget ka, i-push mo yan. At eto yung isa kong kasama na uumit na ng ulam. That's all for today. Salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel namin, i-subscribe nyo na po kami, Team Castle Vlogs. I-like nyo na rin po ang Facebook page namin, Team Castle. Thank you for watching. Bye! May mabot ka sa deadline. Deadline ng ano? Air fryer.